Magandang araw mga kasambuhay. Adbyento na, panahon ng paghihintay sa pagdating ni Jesus. May isang bagay na pamilyar sa marami ang ating muling makikita sa tabi ng ambo o ng altar. Tinatawag itong Advent Wreath. Ano nga ba ang Advent Wreath? Ang Advent Wreath ay isang sakramental na bagay. Tulad ng mga sakramento, ito ay visible sign. Visible sign na nakikita, naaamoy, nararamdaman, naririnig. Sakramental ang Advent Wreath. Pagkatapos binasbasan ito ng pari, ito ay nagbibigay ng spiritual effects. Nagdudulot ito ng paalala sa nag-uumapaw na pagmamahal ng may kapal. Itinuturo din nito sa atin ang ating ugnayan sa Diyos. Ang Advent Wreath bilang sakramental ay gawa ng tao ng simbahan. Ayon sa kasaysayan ng Advent Wreath, ito ay nanggaling sa bansang Europa, partikular na sa Germany. Sa buwan ng Disyembre, noong panahon na iyon, gumagamit ang mga Aleman ng kandila at inilalagay ito sa gitna ng nakapaikot na evergreen leaves o mga sangang may mga dahon. Sa gawaing ito, sila po ay nagdadasal na sana sa gitna ng madilim na paligid at napakalamig na panahon na dulot ng pag-ulan ng nyebe, ay sana dumating na ang tag-init at lalo pa sanang humaba ang araw kesa sa gabi. Noong Middle Ages, sa lugar ding iyon, ginaya ito ng maraming simbahan. At sa pagkakataong ito, nilagyan ito ng kakaibang flavor. This time, ipinasok ito sa panahon ng Adbyento. Ano nga bang bumubuo sa Advent Wreath? Ang Advent Wreath ay may wreath or corona. Ito ay pinaikot na evergreen leaves o mga berdeng sangang may mga dahon. Ang wreath na ginagawang bilog ay sumisimbolo sa Diyos bilang Alpha and Omega. Sumisimbolo ito sa hindi napapagod na pag-ibig ng may kapal noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Advent Wreath ay may apat na kandila. At ang bawat kandila ay sumasagisag sa 1,000 taon mula kay Adan at kay Eva, hanggang sa pagsilang ni Jesus. Kaya sa kabuuan, 4,000 taon. Tatlo ang kulay violet o lila. At yung isa naman, pink o rosas. Ang kulay violet ay pagpapaalala sa atin na sa gitna ng kasiyahan ng paghihintay ay dapat pa rin tayong magbalik loob sa Diyos. Magsakripisyo, magdasal. Ito ang magandang gawain sa ating paghihintay sa Mesiyas. Ang rosas naman o ang kulay pink, sumisimbolo ito ng kagalakan dahil malapit na ang kanyang pagdating. Mga kasambuhay, hindi po sabay-sabay ang pagsindi dito. Magsisimula muna ito sa pagsisindi sa unang kandila, sa unang linggo ng Adbyento. At pagdating ng 2nd linggo, 2 naman ang sisindihan, hanggang maging 3, hanggang maging 4 na. Dahan-dahan, hindi biglaan. Bakit hindi agad sinisindihan ang lahat ng kandila? Ito kasi ay paalala ng ating pagiging manlalakbay, a pilgrim church, na naghihintay sa muling pagdating ng Mesiyas.
Ang bawat kandila ay may sinasabi rin sa atin. Ang unang kandila ay nagsasabi sa atin tungkol sa pag-asa, about hope. Tinatawag itong prophet candle. Ang mga propeta, ang mga nagpaalala kasi sa mga tao noon na mabuhay ng may pag-asa. Umasa dahil ang pangakong ibinigay ng Panginoon ay malapit nang dumating. Ang pangako na ang manliligtas ay darating, isisilang. Ang ikalawang kandila naman ay sumisimbolo sa pananampalataya, faith. Tinatawag din itong Bethlehem candle. Ito ay paalala sa atin na ang pangakong sinabi ng Diyos na darating na Mesiyas ay totoo at hindi kathang-isip. Kasi po mga kapatid, noon at hanggang ngayon, meron pa rin hindi kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Kaya sinasabihan tayo ngayon, have faith, maniwala na si Jesus ay ang matagal nang ipinangakong isisilang na tagapagligtas, Mesiyas. Ang ikatlong kandila. Ang ikatlong kandila ang naiiba sa lahat. Kulay pink ito, rosas. Sumisimbolo ito ng kagalakan, kaya ang tawag din sa linggong ito ay Gaudete Sunday. Magalak, magalak. Ito rin ay sinabi sa entrance antiphones sa linggong ito, magalak. At itong magandang balitang ito ay sinabi unang-una sa mga pastol. Ang mga pastol ang unang nakaalam sa pagsilang ni Jesus. Kaya nga ang kandilang ito na sinisindihan sa Gaudete Sunday ay tinatawag namang Shepherd's Candle. Dahil sila ang unang nakaalam, sila ang unang nagalak, sila ang unang nakarinig tungkol sa pagsilang ni Jesus. Ang ikaapat na kandila ay sumisimbolo naman sa kapayapaan, peace. Ito ay tawag din na Angel's Candle. Ito ay paalala ng kagalakan, hindi lamang ng sangkatauhan, kundi rin ng kalangitan. Kung kaya't buong galak na inawit ng mga anghel, ang Gloria in Excelsis Deo. Advent wreath. Paalala at pagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng pag-asa, lalong-lalo na sa gitna ng kadiliman ay may liwanag. Ang bawat kandilang sinisindihan ay pagsindi sa pag-asang umaandap-andap. Pinapaalalahanan tayo na sa bawat pagsindi ay ang pagkapit sa Diyos dahil Siya ay pag-ibig at Siya ay hindi nang iiwan. Ito po ang ibig sabihin ng Advent wreath. Kaya kung makikita po ninyo ito, no, sa sanktuaryo, alam na po natin kung ano ang ibig sabihin nito. Mga kasambuhay, samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay, sa Samba at Buhay. Ako po muli si Father Ramil Tapang mula sa Society of St. Paul, doing all things for the gospel. Pagpalain po kayo.